Isang bride-to-be sangkot sa milyong-milyong estafa case? Sa isang victims niya, no, more or less mga 5 million. Sa isang victim lang yon. Eh, nung tinignan namin, siguro hindi bababa ng 10 yung mga naging biktima niya. As per checking nung sa pinsan ko, iba daw ang may-ari nung lupang pinuntahan namin. And hindi daw siya binibenta. Suma total, aabot daw ng 5 million pesos ang ininvest nila sa suspect. In total, 3 vehicles, isang bahay, tapos 3 lupa. Parehas kami nag-suffer sa depression ni Daddy. Pero ang saddest part kasi doon, si Daddy mag-isa lang. Nagsampa ng kasong estafa at falsification of documents si Danica laban kina alias Jane at alias Ryan noong 2022. Ah, ngayong taon, lumabas ang 6 na warrants of arrest laban sa mga suspect. Actually, ang information na na-receive namin, nasa bahay lang siya. And hindi siya lumalabas ng bahay. Base na rin sa records ng mga police, aba, si ate, hindi pala nadadala. Nang biktima na siya, not once, but twice. Nagkaroon din siya ng same case or warrant of arrest for the violation of estafa in 2020. However, ginawa pa rin niya. Dito lamang December 1, ikinasahan ng PNP CIDG Bulacan ang isang entrapment operation para mahuli ang suspect. Pero ang suspect natiktikan sa araw mismo ng kanyang kasal. At ang isa pang suspect na si Ryan, abay naman daw. Yung lalaki is accordingly, siya yung accomplice ni Tony nung principal na suspect. Ang CIDG Bulacan, huhulihin na ang suspect na madulas at mahusay daw sa hide and seek. Pero ang catch, sa kanyang mismong wedding day. Kasal niya, no? Kasal niya this day. Accordingly, ay isa sa mga abay, no? So, secondary target natin siya. Here comes the bride, Este! Here comes the police! Dinokumento ng PNP CIDG ang aktwal na pagdakip sa mga suspect. Narito po makikita ang video. Sinimulang i-record ito habang dahan-dahang naglalakad ng mga police papasok dito po sa events place. Maya-maya pa, sa loob ng isang multi-purpose function hall na ito, makikita ang isang babaeng nakatrake de boda. Ito na ho pala ang subject ng police operation. Siya mismo ang sisilbihan ng warrant of arrest. May way pa to para pwede ko bang ibayaran agad yung bill na to? Aayusin naman namin. Kasi huwag naman ngayon, please. Sa video mula sa CIDG, makikita ang pagmamakaawa ng pamilya ng suspect na kung pwede sana'y the kasal must go on. Makikiusap po ako kahit after ng wedding. Yes, ma'am. Hindi po ba pwedeng after? Makikiusap naman kami, tapusin lang. Pero sana lang yung okasyon na sa inyo. Ang okasyon naman sa inyo. Alam niyo pala, dapat binay-verify niyo lagi sa korte. Hindi namin alam kung meron. Wala pinasabi sa korte. Any time of the day and night, wala kang pares yan, ma'am. Tutukan po ako. Makikiusap po. Magsara na po. Maya-maya pa eh, sumugod ang isang babae na kanyang nabiktima. Ma'am, wala po kasi sa batas na pagka ganito may warrant of arrest, kailangan tapusin mo. Kailangan po maisabi ko yung warrant of arrest mo. Meron sa mga parabatang manahimik at mas walang kagawa naman sa mga sabihin. Pwede pong gamitin pabor or laban kasi niya sa anumang hukuman. Pero habang nagkakagulo na sa loob at labas, maya-maya pa'y isang lalaki naman ang dumating. Tumpak! Ito na nga ang isa pang subject. At si Kuya Ryan, na surprise. Akala niya'y abay lang siya sa kasal, abay to jail na pala. Ito ba? Ito ba, ate? Yes po. Siya, yes. Kasama siya. Yes po. Pinuhuli ka namin sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng MTC sa Tamari, Bulacan, sa kasong estapan. Meron ka karapat ng maniwiwi at magsualang kibuan. Opo, sir. Nang makapagbigis ay dinala na agad ang mga suspect sa CIDG Bulacan, sinubukan namin silang kunan ng panic pero hindi na sila pumayag na humarap sa camera.